Binanata ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama matapos ang Yan ang totoo kasi naandun kami. Naandun kami. Hindi ho siya tumatawa. Poker face. Alam niyo yung poker face, ganun lang siya. Tumatawa lang siya pag kinakausap siya ni Senator Ivy katabi niya. Na silang dalawa nagtatawanan. Ha? Hindi dun siya nag-i-speech. Poker face lang si Madam. Kaya rally na yan. Nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtampo ng pakikitungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na slow motion pa. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng bise, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any, ano lang po, short reaction lang, ma'am. Sa isang punto, napatakbo pa siya. Ilang araw matapos yan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. I have no comment on that at the moment. Sa kita niyo yung ali, laging ganun yan eh. Wala akong komento. Every time na merong sasabihin na masama si Pangulong Duterte dito sa ating presidente, si VP Sara laging no comment. Basta siya magtatrabaho lang. Kita nyo ha, yun na nga lang tinatanong siya tungkol sa issue ng China, which is alam natin na iba yung foreign policy ni VP Sara Duterte pagdating sa China. Alam natin yun. And yet, dinisiplinahin siya ang sarili niya na huwag magsalita laban sa presidente. Ganun ho eh, di ba? Tas yan, musta ka dyan? Ay, yan. Si Spencer Lacalle ha. Spencer! Yan. Sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsada ni dating Pangulong Duterte na binweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, "It's complicated." Complicated. Right. It's complicated. Wala namang pahayag pa ang bise sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam. Anak ko, kaya tuloy ang daming nagsasabi na talagang umalis na siya sa gabinete. Diba? Ako po, ang dami yung nagsasabi na, eto, nakikita ko rin. Yung mga tanso na nagsasabi, ang binoto namin si Bongbong Marcos, hindi ho si ano, ha? Hindi si ganito, hindi ganyan. Sabi naman na isa dito, Sir Banat Bay, mas okay wala kang shades, mas gwapo ka. Shit. Na-offend ako dun ha, kasi may katotohanan. Ama mali. Dede, ito pa, oh, ha. Alatang gumagawa ng issue para mapatalsik si BP. Uy, totoo kayo dyan. O, bati naman kayo kay Spencer, kay Jay, Ibarra, bati-bati nyo naman. Totoo naman, boss. Huwag nyo ako masyadong binobola. Binobola nyo ako. Alam po naman yun. Kaya nga ako nagsisades eh. Tama, mali. De. Tumitira ka ng Coke, boss. Oo naman. Coca-Cola. Sabi, pag umalis si
ang saya ng ACT teachers at kabataan list. Okay lang yun. Sa akin, okay lang yun. Ang wag nating anong bigyan pansin yung mga animal na yan, yung mga komunista na yan sa camera. Ito si ano, si, bakit si Cinemotion nakiki... Oh, love na kita. May ganun. Taray mo, ha? Banat ba, kailan ka mag-asawa? Di na. Ubus pera lang yan. Sakit sa ulo. Grabe. Ano yung nung una mong napanood or di ba may teaser silang inilabas? Naisip mo ba na pag-uusapan tayo dun sa buong interview na yon? Hindi. I never thought na imi-mention tayo ni Mrs. Lisa Araneta Marcos. Gusto ko lang siya i-refer ng Mrs. Lisa Araneta. Oh, yeah. Okay, yeah. Let's settle on that, okay? So, si Mrs. Araneta Marcos. Di ako sanay. Sige, magpakabait ako kasi kasama kita. Okay. Alright, si Mrs. Araneta Marcos nagpa-interview. So, yung una, di ba, yung teaser nila or spliced video ni Taberna, kung saan ninyo nag-fabricate ng case sa akin. Fabricated case. But anyway, na si Inday, yung unang tinira, na bad shot na raw si Inday, kasi daw, dapat daw, you know, sama-samang babangon muli, pero si Inday umaten pa nung maisog rally, at, you know, parang nag-agree pa dun sa bangang na bangag. Comment, yung comment mo dun. Ang comment ko doon, I think it is up to Vice President Inday Sara na mag-reply sa kanya, sa kanyang sinabing ganon. Ikalawa, hindi naman alam ni Vice President Sara Duterte na sasabihin niya ng tatay niya at ng mga kapatid niya. They were shocked, no? Uh-huh. I think everyone was shocked na gagawin niya ni Duterte. At ikatlo, bakit lang si VP Inday Sara Duterte yung binoboljak niya doon? Eh, nandun din naman ang kanyang sister-in-law na si Senator Aimee Romualdez Marcos, na isang tunay na Marcos. Di ba? Correct. So, bakit siya nag-center kay Vice President Sara Duterte? And of course, bilang isang mamamayan, si Lisa Marcos naman ay may karapatan na guaranteed ng Philippine Constitution bilang isang mamamayan, di ba, na may karapatan siya na i-criticize ang mga opisyal ng gobyerno bilang isang mamamayan. Mamayan, okay. Di ba? Bilang isang mamamayan, kasi hindi nga siya bilang isang mamamayan. So anyway, sige na nga, sige. Mamaya na nga ako, gigil ako, pero mamaya na lang sa solo ko. Okay. Alam mo, sa solo vlog ko. But anyway, okay. So yung unang pinag-usapan doon, ang gusto kong tanungin, yung kanyang hairdo. Ang kanyang outfit muna. Ano yung na-notice mo sa outfit, yung kanyang portrayal? I think she wasn't prepared. I think ano to eh, parang ano, very impulsive yung decision niya tong magpa-interview. Hindi man lang niya paayos. Parang tayo very spontaneous lang din, di ba? Yes, hindi tayo. Wala tayong ayos ng hair, walang makeup, ganyan. And takapambahay lang, di ba? Ganun din si Mrs. Araneta, si Mrs. Lisa Araneta Marcos. So ito no? Na yung pambahay natin. Yung sa kanya, parang yes. Sabi ko nga sa vlog ko, parang yung hindi nabayarang labandera na lugi. Parang yung... Oo, pati yung makeup niya, hulas, di ba? Parang iniisip ko nga, wala mo nag-aalaga kay Mrs. Lisa Araneta Marcos bilang isang first lady na sabihin na, ma'am, yung hair niyo po medyo dry or yung skin niyo po, yung makeup niyo po hindi plakado, nagmamantika at dry yung skin. Ayusin po natin, ma'am, para maganda po ang rehistro sa camera. At syempre, ikaw din, kung inaalagaan mo talaga si Mrs. Araneta Marcos bilang isang first lady, sasabihin mo din si Taberna na, Anthony, tsaka yung lighting mo. Yes. Oh, diba? Pero sabi, cute daw sila eh. Tayo daw ang pangit na mga nag-criticize. Actually,
Actually, cute naman talaga. Cute naman talaga sila, like a stuffed toy, di ba? Like yeah. Cute din naman si Kiropi, di ba? Cute. Okay, diretso na ako, Sas. Bilisan natin, no? Para kasi alam ko excited sila. Sa tingin mo, sino ang nasa likod nitong kanyang pagpapa-interview? Ang nasa likod ng kanyang pagpapa-interview ay walang iba kundi si Mrs. Araneta Marcos. Sarili niya. Kalaban niya yung sarili niya, di ba? Yes. Pero, and I think, ma'am, ginagawa rin niya to bilang pang-distract. Kasi grabe na yung pambabato sa asawa niya. Sunod-sunod. At sunod-sunod ang kapalpakan, lalo na ang nawawalang 3 billion worth of shabu. Kasi ako, yes. Mother Dragon, naniniwala ako kay President Bongbong Marcos na ang shabu na nahuli sa Batangas, according to him, ay high quality, high potency, at worth 13.3 billion. So let's sana, stick to it. Yeah, sana punta yung 4 billion. Sabi ko nga doon, baka sininghot niya. But anyway, yeah, ito nga ay pang-distract lang. Bago ako tumumbok doon sa sinabi niya sa'yo at saka sa sinabi niya sa akin, ano yung pinaka-alarming doon sa interview na napansin mo? When I say alarming, na makakapaglubog lalo sa kanila, sa kay Marcos Jr. o sa administrasyon? Lahat ng sinabi niya. Correct. Lahat sa the whole interview is really palpak. The interview itself is palpak from the hair to the makeup to the lighting to the statements. Yes. Kasi alam mo, Maharlika, no, hindi naman tayo iba sa vlogging. Alam natin na yes. Bitawan tayong mga salita, dapat may mga maisasampal tayong mga dokumento, hindi po pwede putyo-putyo lang, di ba? Kaya ito, maraming salamat, Mother Dragon, Maharlika, na ako iyong pinanyayahan para maipakita talaga natin ang mga ebidensya laban kay Lying Lady. Lying Lady, sabi ko nga, talagang grabe ang pagsisinungaling. Unahin na muna natin sa'yo, kasi natatandaan ko, nung nagkita tayo, first time tayo nag-meet, napag-usapan na rin natin sa mga nakaraang vlog, na naikwento mo to sa akin, yung case mo. Diba sabi ko, ito si Asa siguro, ano to, sugo to ni Taning. Diba? May mga ganun tayong pagdududa sa isa't isa. Sabi ko, ayoko magtiwala dito, mga sugo ni Taning to. So hanggang sa nag-click na yung personality natin, diba nagkita tayo dun sa May 9, pareho ng ating, nakita natin yung sila lang yung kumakain, sila lang yung umiinom, then yung mga supporters doon, na mga loyalista, Marcos loyalist, ni isang piece, isang butil na bigas, wala talaga. Then tayo yung talagang nag-effort, nag-initiate. So, alam na rin naman ang tao yan. So, anong gusto mong i-play ko? Yung ano, muna isinabi sa'yo? I think in the interest of fairness, i-play natin yung sinabi mismo ni Mrs. Araneta Marcos tungkol sa akin. Para marinig ng taong bayan, no? Okay, so ito po muna mga palangga. Audio lang to ha, tapos i-discuss namin ni Sas. Oo, kasi... Sas and RJ, you know, I met them because they were soon for cyber libel. So they came to me, pro bono. Ako naman, I would like. Because I was only that time, I didn't know that Sas was a guy. Okay? So my affidavit said, she did. Sabi ni Jenny, ma'am, lalaki yan. So, I mean, I did all that, diba? So, 3 years pro bono. Tapos bigla na lang, something happened, we went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. Sabi, ito muna. Medyo makapal yan, pro bono, 3 years, tapos she'll fire a law firm. Diba? Why did you want to tell my partners? Tapos yun, parang sinasabi. Why are you doing that? Well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Si Maharlika. Okay, hanggang doon lang. Susunod na ako. Okay. So, yung sinasabi niya, na lumapit ka daw sa kanya. Nung sinabi niya lumapit ka, kayong dalawa ni RJ, para humingi ng legal assistance, pro bono. Yeah. Ano ang totoo doon? Ang sinabi niya, yan daw ang circumstance kung bakit kami nagkita. Nagkakilala. Nagkakilala. Lilinawin natin. Ang claim ni Mrs. Araneta Marcos ay... nagkita kami, nagkakilala kami dahil dinimanda kami ni RJ
Nieto, Thinking Pinoy, at ako ng cyber libel. Ni Joe Berlaurio. Oo, ni... Hindi. Sabi lang niya cyber libel. Yan lang sabi niya, di ba? Okay. Sa lahat ng sinabi niya ni Lisa Marcos, isa lang ang tumama na nagkakilala kami. Kasi totoo namang nagkakilala kami. Pero hindi totoo lahat ng sinabi niya. Iisa-isahin natin niya, Ma'am Shino. Papaano ba kami nagkakilala ni Lisa Marcos? Okay. Annex 1. Okay. Annex 1. What is that? Okay. Annex 1. Ito po ay November 16, 2017. Ako po ay umuwi ng Pilipinas from the Netherlands dahil ako ay naimbitahan na magsalita sa Davao City tungkol sa foreign policy. Ayan yung video, makikita niyo yan sa Crossroads, sa Holy Cross Davao City. Ngayon, nalaman ni Franco Mabanta na ako ay uuwi ng Pilipinas. Si Franco Mabanta po ay ang PR noon ni Bongbong Marcos. Alam mo yan. At ito na yun, di ba? Yes. Ngayon, nag-arrange ng dinner si Franco Mabanta kasama ng mga vloggers. Yan, lahat yan. Oh, nandyan si RJ, nandyan si Lisa. Ayan, si Lisa nasa dulo. Oh, nandyan pa yun. Yes, andyan ang yumaong Jojo Robles, nandyan si Franz Imperial. Ayan, nakita mo si Franz Imperial. Nandyan yes, pa. Si Franco Mabanta. Si Tom, si Mark Lopez, si attorney, everyone, almost everyone. Yes. Si Mocha at nasa likod. Okay. Uh-huh. Ngayon, anong year to, by the way? That's November 20, 2017. Okay, November 20, 2017. Okay. Ngayon, ayan o, ano ang agenda ng meeting na yan? So makikita natin sa post mismo ni Thinking Pinoy, nag-post siya, yan, dinner with Senator Bongbong Marcos and fellow bloggers, especially the very minor blogger for the motherland sa Sugando. Kaya pa may minor-minor pa ha? Okay. Yes, may minor-minor. So nakita nyo, ako ay nakaupo sa kanan ni Bongbong Marcos, di ba? Sila ang nag-arrange yan. Sina Lisa Marcos ang nag-arrange ng seating arrangement na yan. Diyan ako pinaupo. Kanyang kanan. Okay. So, anong agenda? Ayan o. Anong pinag-usapan nyo dyan? Ayan o, sinulat mismo ni RJ Nieto, Thinking Pinoy, electoral protest, impeachment cases. Yun yung, di ba may tumutunog na impeachment case nung laban kay Lenny? Saka yung RevGov na alam nyo, may panawagan ng RevGov niyan, 2017. So, yan ang dahilan kung bakit kami nagkita at pinakilala ni Franco Mabanta sa pamilyang Araneta Marcos. Yes. Dahil nangangailangan sila ng tulong. Okay? Para sila ang nangangailangan ng tulong para maiparating sa publiko ang kanilang side tungkol sa electoral protest nila laban kay Vice President Lenny Robredo. Okay. Totoo yan, Ma'am Shi, di ba? Kasi nung panahon na yan, tae ang tingin ng mainstream media. Sa mga pamilyang... walang sumusuporta sa kanila. At, well, sige, alam naman ng tao na isa ako talaga sa talagang nakikipaglaban sa kanila. So, kayo, di ba, meeting kayo ng 2017, yun nga, dyan sa para labanan niya itong electoral protest na ito. So, eto, Sas, ano tong next? Okay na ba tayo dyan sa susunod? Iwag muna tayo dyan. Kasi, ano tayo, Ma'am Shin? Meron... Magja-jump muna tayo ng annex, no? Punta tayo ng annex 9, okay? Okay. Yung 1, 2,